Okay, good evening. So our topic for today is about introduction to boiler. So ang slides na nakita ko is yung sa Alstom. So nakita ko 'yon tapos nag-study din ako. Maganda siya na isishare sa inyo. So with the slides Alstom at saka sa na-experience ko rin sa turbina as a boiler, so may maisi-share din ako sa inyo. Lahat naman na, hindi 100% na ako talaga gumawa ng slides. So, kasi hindi basta-basta gagawa ka ng slides. So, may nakukuha ko sa internet, tapos in-study ko talaga. Hindi pwede ding pabayaan mo lang. Diba? So, yung iba, mayroon akong kita, hindi ko kayang maisi-share sa inyo. Kasi lalo na sa operasyon. So maraming mga mga terminology na hindi ko alam. So nahihirapan ako na may sisira sa inyo. Baka magtanong kayo, hindi ako makasagot. So babalik din sa akin ang problema. So hindi katulad sa amin itong mga shutdown, tapos maintenance, yun talaga ang na-experience ko. Tapos vibration. Ang vibration talaga yung pinaka number one na experience ko. So, ang problema lang, hindi pa masyadong in sa Pinas. So, okay lang. Okay. So, ang topic is Introduction to Boiler, Design Basics by G.C. Futcher. So, taga nung country to. Mga sa France siguro, o saan ba yung original na Alstom. So, boiler summary, we have history. So, thermodynamics for beginners. Tapos, boiler design. Utility versus industrial boilers. So, mayroon tayong comparison dito sa utility versus industrial. Na boiler na malalaki, pang power plant, kundi mayroon din sa mga industrial. Mayroon nga doon sa yung may ako dito, friend na company, yung yung sa manok, yung dressing plant. So mayroon din silang boiler. So ang boiler nila is simpleng-simple lang kasi hindi naman siya pressurized. Ang doon sa boiler nila is pangtanggal ng balahibo ng manok. Ganyan lang. So hindi siya pressurized. Hindi siya masyadong mainit kasi pag masyadong mainit, ma-overscald yung manok. So pangit yung resulta. So boiler construction, examples and proposals. Okay. So history. Magsimula tayo sa history. So ito yung history. History steam as resource. The most significant series of events shaping today's world is the late 17th century industrial revolution. So sa 17th century daw yung boiler. However, the first steam reaction turbine illustrated here has been invented in 200 BC by Hero from Greece. So, tingnan niyo na to sa internet. Ito yung sinasabi na by Hero from Greece. Kung gusto kayo ng additional. Ang dito sa webinar natin is nag-overview lang kasi limited yung oras. Kung yung para bang kulang kayo, pwede niyo tingnan sa internet. Okay. Kasi ang sa akin is guide lang. Para din sa review center ko is sa online review, guide lang kami, guide. Pero ang mag-study talaga, ang magre-research kung yung kulang, ang estudyante. Ganyan din sa inyo. Ang knowledge or skills, hindi pwede isa lang basa lang, ganyan. Ang importante is mayroon kang guide, tapos i-re-resist mo ba? Lalo kung hindi mo pa na hands-on. So, gaining lang ng skills. Okay. At saka magamit din natin sa future. Di natin alam kung baka pagdating ng panahon, ma-assign kayo sa boiler. Okay. So, steam technology is an old invention. Its future is still brilliant based on the same fundamentals. So generate heat, transfer the heat to water,
produce steam and convert to energy. O, ganyan ang ano ng principle ng boiler. So, first application of steam power, steam industries develop after inventors design safe and efficient steam devices useful to man activities. So, Alessandro Branca from Italy invented in the 16th century a device. So, ito yung invented ni Alessandro Branca. Illustrated here, which marked the beginning of steam turbine development. So, ito, parang hinihipan niya yung ito, parang turbine, di ba? So, ito. Kung tingnan niyo itong ito. Yung hinihipan niya, di ba? So, parang ito yung turbine. So, yung hinihipan niya, hindi yung hangin, kundi steam. So, pinaikot yung turbine. So, ito nang so ito yung mga output ng pag-produce ng steam sa boiler. Okay, so hindi lahat boiler na mayroong turbina sa mga power plant. Pero sa mga industrial, ano lang, nagpo-produce steam para sa kanilang processes. Hindi lahat pang power plant. It was used for milling. Ang ano pala dito is milling. Okay? Saan ba ito? So, for milling. Yung unang panahon sa 16th century. Okay? So, modern use of steam power. So, sa modern ngayon, mayroon na tayong dito. Nagluko yung pin ko. Okay. Mayroon tayong power generation. May industrial processes. So, sa industrial, hindi po ako masyadong ano sa industrial na boiler. May nakita lang ako, malilit lang sila mga boiler. Parang portable tapos maliit lang mga siguro ang size niya is parang height ko lang or mga 6 feet ganyan. Pero ano sa hindi ko masyadong kabisado. Hindi ko talaga sa power generation na talagang na ano ka napuntahan ko sa ilalim, kita ko yung paano nag-repair, paano nag-inatay yung mga tubings tapos nagpalit ng bago. So, sea and land transportation. So, ito yung sa mga barko. Sea. So, district heating at saka other special uses. Yung nga, ang other special uses, yung sa ano ko, yung sa dressing plant. Dito siguro nabibilang yung special uses. Dressing plant. Okay. So, ito yun. A typical power station. So, dito tayo mag-concentrate sa boiler. Yan. Ha? Ito yung boiler. So, sa mga ano, ito ko lang i-ano ko sa inyo. Steam turbines. So, yung mga primary air fan at saka yung coal feeder. So, dito yun sa mga stockyard yun. Stockyard. Coal yard. Tawag na doon, coal yard. Meron maraming ano sabi na dyan. Meron din dito, doon sa JN Power Plant, yung tawag na, may dome sila, dome. May dome. Ano yung spilling dome? Pagin yan, dome. Ang ano doon, mayroon sila, naka-circle. Malaki yung ano nila. Yung sa stockyard nila. So mayroong coal feeder. The same pa rin saka yung coal pulverize. Okay. May iba na ano, may power plant dito na nakita ko wala silang pulverize. Hindi nila ang ginagatong nila sa ano sa boiler lais ano. Yung direct na galing sa coal yard. Papunta yung feeder tapos gatong na doon sa
boiler. So, yun nga, magkaiba yung mga design. So, dito, sa slides dito is merong coal pulverized. Yung dati kong power plant sa Istiag, pulverized yun. Yung sa ibang power plant naman, hindi pulverized. So, kanya-kanya. So, ang dito din, precipitator ang gamit nila. Diba? Yung sa ano naman, sa yung precipitator, ah, yung sa iba naman, wala na tong precipitator. Yung tawag lang, baghouse na. Baghouse. Iwan ko kung sino yung mga sa power plant dito, paano bang gamit ninyo? Precipitator ba or baghouse? Yung dati kong ano, sa Istiag, baghouse yon. Yung titiray namin next week na ano, power plant, ang gamit nila is precipitator naman. So, yeah, kanya-kanyang design lang. Kanya-kanyang design lang. Okay? So, sa akin dito is sinishare ko lang kung ano yung na-experience ko. Okay? Hindi naman masasabi ko na ito talagang the best, ito ang hindi. Wala. Ang ano doon sa power plant is importante doon is kumita. Ganyan lang yun. Kung sino ang makapagsabi doon na i-compare yung baghouse at saka yung precipitator, ang makapagsabi dyan yung mga DNR. Kung gaano ka-effective na mawala yung ano, yung smoke, yung coal. Ba? Yun ang ano dyan, yung anong prevention na hindi makalipad sa atmosphere ang coal, yung ash. Tinatawag lang as. Okay? At least may, kung sino yung wala pa sa power plant, at least ma-view ninyo. Ganyan yun. In the near future, kung mayroong interview, at least makapagsabi kayo ng ganyan. Okay? So, thermodynamics. So, hindi talaga mawala ang thermodynamics. So, sa mga engineering mechanical, talagang ano nila, kabisado nila. Pero sa inyo, kung sino yung hindi mechanical, ano lang, may at least may idea kayo. In the future, kung sabihin, ito, ano itong diagram, ano itong TS ba or PV diagram, may alam kayo. At saka, sino yung gusto sa slides na to, ano ko yun ng PDF. Wala, message lang kayo sa ano FB page or kung friend tayo sa aking personal na FB, so... Sino na kayo? Sir, pwede ba makahigi ng slides? O, walang problema, ibibigay ko sa inyo. Hindi naman talaga ako, ano, ang tawag doon, gaman, ano bang tawag? Ano bang terminology doon? Sa akin is, share ko lahat. So, ibigay ko sa inyo kung sino yung gusto sa slides na. So, sa thermodynamics, so, for beginners, a vessel is filled with within amount of water and warm at constant pressure up to boiling. So, constant pressure. Ano to ah? Constant pressure. So, thermodynamics ah. Constant pressure up to boiling. Yan ang boiler. A continuing supply of heat changes water phase from liquid to gas. So, sa pag-init, so, iinit yung tubig, tapos magiging liquid siya to, from liquid to gas. Gas means steam. The temperature remain constant. So, temperature remain constant. So, makikita nyo yung the next slide, yung paano siya nagiging ano yung drawing, ano yung PV or TS diagram ng constant pressure sa constant temperature. Result, a steam at temperature TP. Pressure, okay? Temperature TP, temperature pressure, hindi na ako naman ano yung ano ko. Tapos, pressure volume VP. Okay? And energy stored as internal heat or enthalpy, U.
So, okay. Wag lang. Kung nalilito kayo, ano, simple lang yung temperature niya, tapos pressure, tapos volume, tapos ang enthalpy, yun. Yun lang ang ano niya. Yun ang symbol. So, yun nga, mayroon tayong TP. TP kasi nagbe-base tayo sa pressure. Okay. So, yun ang sinasabi ko sa inyo. Mayroong mga slides ng operation. Hindi ko kayang i-explain kasi maraming symbol na hindi ko kabisado. Hindi ko kabisado. So, mahirap. So, hindi ka tulad dito. Ma-explain ko sa inyo. Temperature, pressure, volume, ano siya, with regards siya sa pressure. So, 1 cubic meter. So, ito ang mga standard. 1 cubic meter of water is transformed under such conditions into 1,000 cubic meter, 1,700 cubic meter of steam. Okay? Ito, huwag niyong, ano to, yung, huwag niyong kalimutan. Kasi, biro, 1 cubic meter. 1 cubic meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter na may tubig, makaproduce siya ng 1,700 cubic meter of steam. Yeah. So, continuation. A vessel is filled with the same water amount and warm at constant volume. So, kanina pala, inano siya, pinainit siya at constant pressure. Ngayon, at constant volume up to boiling. Okay. So, a continuing supply of heat changes water phase from liquid to gas. Same pa rin, from liquid to gas. Result, sa steam temperature, TV is greater than TP. So, by volume, ang ibig sabihin doon, temperature sa volume equals so, is greater than temperature sa pressure. Pinahit siya sa constant pressure at saka compare sa pinahit siya at constant volume. So, wag mo na kung sino yung hindi, anong, huwag mo na ang lituin lang. Guide lang to, i-research niyo. Kung gusto niyo talagang, o ano kayo, gusto niyo ng deeper na talagang maintindihan niyo ang boiler. Kasi, 2 hours lang talaga ang ano natin. So, hindi kaya na explain ko lahat. Okay. So, pressure PB is greater than pressure na sa na pinahit siya sa pressure. So, yun ang explanation pero lang ha. O masyadong ano, nalilito ka na. Pabayaan mo lang. So, matapos tong slide, mabalikan mo yan. Bigay ko sa inyo yung slide. Maintindihan mo na rin. So, ang VV, volume sa volume constant, at saka volume sa pressure is unchanged. So, equal sila. Ito lang ang ano, volume at saka volume sa volume na pinainit at saka volume sa pressure same lang. Okay? Internal energy stored as internal heat or enthalpy ganun pa rin. Malaki talaga ang enthalpy sa volume kaysa sa pressure. So, sa mga engineering graduate o baka mag-exam ano to lalabas or sa mga mag-take ng certified plant mechanic baka lalabas nito. So steam generation is a phase change of our water from liquid to gas thanks to continuous supply of heat. So continuous supply of heat, hindi pwede yung hindi continuous, hindi din siya makaproduce ng steam. The higher both pressure and temperature are, the higher is the energy stored in the steam. The steam turbine purpose is to convert this thermal energy into rotational mechanical energy. So, steam turbine, ha? Tapos, the purpose of the generator is to convert the rotational mechanical energy into electric energy. Eh, ganyan lang ka-simple. Okay. So, continuation sa thermodynamics. Ito siya.
Ito yung mga diagram. TS diagram, entropy. Temperature and entropy. Sa amin to mechanical, scenario of TS diagram. Temperature and entropy. Baka hindi kayo, hindi niyo makita sa internet. So ganyan lang, TS, ganyan, TS diagram. Okay. So from F to A, to B, ito. Liquid warm liquid water warm up. So F, galing sa F. F to A to B. So warm up sa water. Pagdating sa B, evaporation begin. So dito nag-evaporate na yung ano natin, siguro ano to siya. Mainit na, di ba? Nag-evaporate na dito na area. Yung B. Tapos B to C, yeah, ito pala yung B, ah. Nag-evaporation na. Pag B to C, mixture of water decreasing. So nag-decrease yung water. Ang mixture sa water. And steam increasing. So dito na area, so dito sa blue, nag-decrease yung water. Tapos nag-increase, nagpumula na, di ba? Nag-increase yung steam. So ang tawag dito is saturated steam. Pag sinabi mong saturated steam is yung steam mayro pa siyang tubig. Ba? O dito. So sa ano da sa mechanical to, mayroon tayong tawag na mga enthalpy yung mga sa steam steam table. So makikita natin dito, ba? Okay. So A from F A to B to C, mayroon na tayong na-produce na steam pero hindi pa siya, ano, ang steam natin is saturated pa. Mayroon pang tubig. Yun ang, ano, ah, yung may, ano dito, power plant. Hindi ko rin maano, masasabi. Baka, ano. Yung turbina nila is nasisira. Bakit? Nagkabutas-butas yung, ano, yung blades, turbine blades. So ang sinasabi nila doon, siguro sa kanilang observation is yung steam nila is yung pumasok sa turbina is saturated. Mayroong halong tubig. Siguro 100% or 99% or 95% to 100% siguro tama kasi saturated siya, mayroong tubig. So yung ano niyo yung blades ng turbine niyo pag mayroong ano yan moisture or may tubig o ano yan, magka-cord yun or magka-fitting na. Okay, sa mga ano, power plant, careful lang. O lalo sa mga operator, siguro alam nila tong ito sa mga operator sa mga power plant. Kung papasok, dapat ang steam turbine nyo is papasok na steam is dry talaga. Walang halong tubig or moisture. Okay, continuous yun. So, from C, di ba? Kanina B to C. So C. So sa C is nag-evaporate na. Completed. So dito pala sa B o to C, nag-evaporation siya, di ba? Nag-start sa evaporation. Tapos papunta sa C, yung steam natin dito is saturated tapos sa C. Pagdating sa C, complete na ang evaporation. Complete evaporation. C to D, doon. Is steam is superheated. So ito ang dapat papasok sa turbina. Ito talaga ang dapat papasok sa turbina para yung turbina ninyo hindi masisira. Meron talaga akong ano siguro, meron akong picture baka maano tayo sa mga pan. No, sira talaga ang turbine blades nila kasi yun nga napasukan ng steam. Ay, ng steam. Ng saturated steam. May tubig o moisture. So, careful. Ang mga operator talaga dito, sila yung namamahala dito sa power plant na hindi makapasok yung ano. Yung dito na ano.
hindi pa muna nila ipapasok sa steam, kundi dito ng C to D, superheated steam na. Tapos sa D, superheated steam is sent to turbine. Oh, di ba? So dito. Ito na mga steam, tapos D, pasok na. Ang ano dito is, parang sure talaga na yung D points mo is superheated na talaga siya. Talagang kung sa percentage pa, 101% talagang ipasok natin sa turbina. Superheated steam sa turbine. Okay. Continuation tayo. So, sa D to E. Okay. D to E. No. Expansion in the steam turbine. So, nag-expand yung turbine. Expansion steam turbine. Ang steam turbine nag-expand. D to E. So, tinatawag namin, ano ba dito? Wala. Ang tinatawag namin dito is work sa turbine. Turbine work. So, sa mga engineering, ha? Ito. Turbine work to, di ba? Yung D to E. So, sa amin dyan is, ang work dyan is work sa turbine, di ba? Ano lang, i-ano ko lang sa inyo. Paano work sa turbine equals to massa sa steam. Mass steam times H2 minus H1. Yun ang ano namin dito sa thermodynamics. Talagang third year pa kami. Talagang master namin yung work sa turbine. Memorize namin yung ano, mass steam times H2 minus H1. Yung enthalpy. Enthalpy sa H1 minus H2. Kasi ito ang malaki yung H1. Okay? Or baliktad. Kaya hindi ko na ano, wala na. Nawala yung memory ko. Kasi ano lang, yung ano ko lang ito. Share ko lang sa inyo paano to, paano yung D2E. It is the work of the turbine. So, pagdating sa E2F, E2F naman, E2F, steam is condensed and cooled in the condenser. So, ito yung condenser. Itong area. Condenser. So, kung idodrawing natin yan sa, kung ano, dito lang natin idodrawing ha. Asensya na. Ito okay, ito yung turbine mo. Tapos ito yung condenser. Okay? Ito yung boiler. Maliit lang ha. Ganyan 'yan. Ganyan 'yon ang drawing. So turbine work. Saka ito yung condenser. Turbine saka ito yung condenser. So sinabi mo na dito eh ito F. So E to F. Yung dito naman work sa turbine is D to E. D to E. Okay. So, F, water available for new cycle. Pagdating sa F, dito, babalik naman ito sa boiler. So, nagsa-cycle lang siya. Ito yung boiler. Boiler, tapunta naman sa steam turbine, condenser. Ito, mayroon pa dito, boiler feed pump dito. Mayroon pang boiler feed pump dito. Kasi yung steam turbine, pag nakocondense yun, babalik yun sa tubig. So, mayroon tayong boiler feed pump. That's why na mayroon tayong boiler pump sa power plant para ipapump natin yung tubig na mainit pabalik sa boiler. So, ganun lang. Medyo haba-haba na yung explanation ko doon, pero at least ano lang sa mga ano hindi nakaano ng thermodynamics is may idea kayo. So ang tawag pala doon sa doon is single Rankine reheat steam cycle. So ito siya, di ba? Ito na cycle tatawag lang Rankine cycle. Yung reheat, iba yung reheat ha. Baka na ano itong taga-Alstom. Nagkaano sila itong reheat. Ang reheat kasi, ganyan yun. Idodrawing ko yung reheat. Mayroon siyang ganyan. Isa po, ito yung B2C. Ganyan. Tapos ganyan. May reheat. Ganyan yun. Okay. Okay. Wala na.
Di maganda yung drawing ko. Pasensya na. Okay. So, Rankine cycle ang tawag doon sa simple na steam power plant. So, ito yung kan. Ah, ito pala. Yung kanila, single. Tama pala to. Yun. Ano yung utak ko. So, tama pala to. Single Rankine reheat. Yung ito naman, ito yung double. Yung palang sinabay ko niya, double pala yun. So, ang double, so, ito lang nadagdag sa double. Galing sa C2D, tapos nagiging DI. D2DI, expand. Tapos, pabalik naman sa I to K. Yun ang tinatawag nilang double reheat steam cycle. Tapos, K to L na. Tapos, L to F. Okay. Clear. Mayroon lang konting kanina, di ba? Yung nalito ako sa single at saka sa double reheat steam cycle. So, kanina, simple lang is D to A, tapos A to F. Nagiging K to L, tapos L to F na. Okay? So, ito yung flow and heat exchange in the boiler. So, meron tayong ito, mga flow. Diba? So, dito muna tayo. Sa air draft, first draft fan. So, ang first draft fan is galing sa labas na hangin. Pinapasok niya dito. First draft. Air heater. It's an air heater. Yun nga, mga terminology. Mga symbol. At least ma-explain sa inyo. It's air heater yon. Okay. Tapos, papunta naman siya dito. Papunta dito sa evaporator. Superheated. Okay. Yung hangin ng first draft fan. So, ito naman, fuel energy input. So, yung fuel natin, mayroon din flue gas, yung pula, papunta doon sa stack. So, stack dito. Example, ito yung chimney natin. Ganyan. Ganyan. Punta yun sa stack. So, dito, kung ano natin kanina ng slide, mayroon itong precipitator or baghouse. Ba? It's before dyan. Before sa stack natin. Ganyan lang ang flow. Dagdagan ko lang. Ba? Para mabiyo nyo talaga na ito yung mga flow niya tapos dito. Dito yung precipitator at saka yung baghouse. Depende na sa design niyo. Sa pole farding. Tapos ito yung energy from heater. Okay, heater. Okay, heat ito. Tapos, papunta naman doon sa FW drum. Kalimutan ko ng FW. Ah. Okay. Tapos, yung turbine. Okay. Yung from HP turbine o LP. Okay. Tapos, yung na dito yung steam to HP turbine. So paano lang siya steam to HP? Yeah. Papunta diyan tapos HP turbine to LP. Okay. Yung ano ka pagkatapos ng LP, pagkatapos sa LP ito na yung condenser. Kasi ganyan yun sa turbina. Ganyan yung turbina, di ba? So ito yung HP. Pagpasok diyan HP tapos ito yung low pressure. Paglabas diyan condenser na siya. Okay? So video ano ah yung mali, may anong confusion. So ano lang dito is yung air flow, water and steam na flow. Okay. Yun lang ang pinakita dito, hindi yung kabubukabuan, yung flow lang. Air, flow gas, air, yung green, flow gas, yung pula, water, saka yung steam. So,
Wala. At paano lang kayo yung kung gusto niyo ma-enhance pa lang, research lang, research talaga. Or sa YouTube, makikita niyo yung activation doon sa Steam, paano siya na ano. Merong mga animation doon. Okay. So, ito yung typical na ano, cycle sa na complete water steam cycle. So mag-umpisa tayo dito. Ito yung boiler. Boiler sa ito yung boiler, malaki. Diba? Yung boiler. So live HP, high pressure steam. Kung dito na yung flow, papunta dito, di ba? Sa HP turbine. Tapos lalabas siya dito, ni reheat siya. Papunta sa boiler, reheat. Tapos lalabas naman siya dito. Lalabas siya, papunta naman siya sa ano to, IP, integrated intermediate pressure. Tapos paglabas sa intermediate pressure, papunta yun sa LP. Pagkatapos sa LP, papunta rin sa condenser. Okay, condenser sa kanila eh. Sa atin condenser. Okay, simple lang, 'di ba? Yung flow. Tapos yung condenser naman papunta sa pump. Ito ang tinatawag na boiler feed pump. Boiler feed pump. Lahat ng mga planta, mayroon talagang boiler feed pump. Hindi yun mawala. Okay? So, mayroon dito mga auxiliary na, mga regenerative reheating cycle, mga reheating process. Tapos, babalik na yun sa boiler. So, ganyan lang ang setup. Sa nag-cycle lang ang tubig, nagiging steam, tapos didadrive sa turbina, tapos naman, pagtapos ng pag-drive sa turbina, nagiging tubig na naman, balik naman doon. Tapos meron tayong make-up water. Hindi pwede yung walang make-up water ha. Kasi may losses talaga yun. So, mayroon tayong make-up water. Okay? So, tapos tayo sa thermodynamics. Walang, dahan-dahan lang, di ba? So, boiler design. So, itong boiler design natin ito is sa Alstom. Sa Alstom to. Ay, sila yung ano eh. Sila yung gumawa ng slide eh. Sa kanila, di ba? Alam naman na gagawa sila ibang ano. Yung example nila yung mga ano, kalaban nila sa boiler. Okay. Boiler design. We have various boiler designs. Type of operation. Fuel, solid, liquid, gaseous, firing system, steam water, circulation. So ito yung mga ano nila yung gina-consider nila sa boiler design. Okay. Various boiler designs based on so nga, kung mag-design tayo, depende sa ano sa mga ganito. Intended use, para saan ba yun? So sa industrial ba or sa power generation? Sa construction, shop, or field symbol. Diba? Mayroon daw yung mayroon boiler na ano sa shop lang tapos ano lang ihatid lang doon sa power plant, 'di ba? Buo na sa shop tapos nakikita ko 'yan, marami din sa Middle East. Ah, makikita mo yung malalaking ano mga vessel. Talagang ano malaki yung mga ano, naka-hydraulic yung mga ano tawag na mga cargo. Ang tawag nila doon, mga lorry, may iba kasi pangalan nila. Eh. So, firing system, we have grit, pwede grit, suspension, fluidized bed. Oh, ha? Pwede, fluidized bed. Pero ito yung kabisado ko yung fluidized. Kasi yung power plant na lagi kong na ano, meron silang pulverized. So, fluidized bed siya. Yung grit, yung power plant siguro na ano, yung walang pulverize. So, yun. Inuhulog lang doon sa boiler nila. Boiler arrangement, we have hung or bottom. So, supported.
water circulation, we have natural, controlled, force. Fuel niya is either solid, liquid, gas, or waste heat. So, marami din, di ba? Apat. Pero dito sa atin, sa Pilipinas, ang fuel natin dito is yung ano pa, yung mag-firing pa. Di ba? Yung power plant. Kung tayo start up lang, hindi main kaagad yung coal. Ito ha, sa mga ano beginners, walang ano pa, sa at least na ano ko, naisip ko yun. Maisisip ko sa inyo na yung coal-fired, for example, coal-fired power plant, mag-start up yun, hindi yun kagad coal ang pina-fire doon sa boiler. Hindi. Diesel oil muna. Diesel. Or bunker. Pero sa nakita ko is ano, diesel talaga eh. Mahina na yung bunker yun kasi ang problema kasi sa bunker, i-heating mo pa. Diba? So, diesel na kagad. Pagka ano yun, pag mga operator, magaling dyan. Pagka ma-reach nila yung temperature at saka pressure sa loob ng boiler, saka pa sila mag-inject ng pulverize. Okay. Ano yung, mamaya na yung mga, ano nga. So, ang ano doon is, balik ko, yung diesel muna yung ipa-fire doon sa boiler, susunog yun, tapos, ma-reach nila yung, ano bang, temperature sa caprice at saka yung load. Mayroon ding certain load na kailangan nila ma-achieve either 50% ba na load or 30%, depende na sa operation, sila yung magaling dyan. Saka pa sila mag-firing ng ano coal na fluidized. Okay. Yun ang ano doon sa mga power plant. So, type of operation. So, yun kanina, mga boiler designs. Type of operation, we have base load. We have hand capacity. 24, 7, 365 days. Walang ano to, walang shutdown, wala, continuous. Highest capacity up to 1,000 megawatt. Yung highest capacity. High efficiency, no load, follow requirement. So, sa nakita ko yung, sa ano, napuntahan ko na power plant, ang meron pang malaki pero hindi ko rin napuntahan. Ang napuntahan ko yung 600 lang megawatt. Meron isang unit na 600 megawatt. Meron din dito yung dati kong power plant, we have 110 megawatt. Meron din 150 megawatt. Saka meron din 50. Yun ang naano ko na experience ko na na power plant. 50 megawatt, yung ano una kong power plant ito talaga. Tapos naka-experience ako, meron 50, meron 150, tapos meron 600. Nakikita ko lang. Napuntahan ko ng mga power plant. So peak load, we have ultra fast startup time, suitable for golden hours. Mayroon competition with open cycle gas turbine, few hundred hours per year, no high efficiency requirement, intermediate load, in between high load, follow capacity. So ito yung mga ano, magaling dito sa mga operation. Sila yung magaling dito. Fuels, we have solid, liquid, or gaseous. So, sa ito yan. Coal from 15 to 30 megajoules per kilogram. Okay? Ito yung data niya. Higher heating value. Okay, hindi ko lang si Manu to ma-explain. Matagal-tagal tayo. So, we have solid fuels, non-fossil. We have coke. Ano yung coke? Fused solid residue from chemical process involving coal or oil. Ito yung mga residue. Petroleum coke or pit coke. Petrochem byproduct. Ito yung mga byproduct. Wood. Bark.
food processing waste and municipal and industrial refuses. Okay. So liquid fuels, yung mga liquid fuels, you have crude petroleum at saka fuel oil. So ito yung problema sa crude. Hindi masyado nang nagamit ngayon kasi ano pa, heating pa. So mahirap, malaking ano trabaho, heating pa. Pero dati yun ang ano, yung mga diesel power plant. Yun ang ano, yung na remember ko pala dati. Yung nag-design kami sa power plant, ang design ko pala is diesel power plant. So yun lang. Ang problema doon is yung crude oil mo is heating mo pa. So ano pa, magkano pa kaya tayo ng steam para mag-heating sa ano, may boiler para i-heating sa crude, tapos pag makuha na yung temperature niya, saka pa natin ano sa diesel engine. Pero ang problema doon sa diesel engine is ano talaga, yung engine is marumi kasi crude oil yung natin yung supply. Hindi katulad kong fuel, hindi siya masyadong marumi ang diesel engine. At saka mabilis lang pag start up, automatic na. Ano na yung diesel engine mo? Hindi katulad sa crude oil, heating ka pa. Okay, ito yung mga fuel oil grade. Type, color, okay. Sulfur content, atomizing temperature. Okay. So sa gas naman, okay, itong gas use fuels, we have natural gas. So sa Pilipinas parang wala, hindi tayo nanggamit ng natural gas. LPG sa mga power plant, hindi tayo nagamit ng refinery and oil gas, hindi pa rin. Gas from steel processing, hindi pa rin. So ito may ano pala, yung sa furnace gas. Yung ano, may planta dito galing sa ano, yung steel mill, tapos yung init nila, ginagawa nila yung furnace, yung init nila, yun ang nila sa boiler, ginatong na sa boiler. So nakaproduce din sila ng steam. So i-share ko lang sa inyo, dito siya, yung steel mill, ang init ng steel mill, biro mo ilang degrees yun. Example lang, sabi natin na 1,000 degrees yun. Nung unang panahon is pinaano lang nila sa atmosphere. Biro mo, is about siguro 30 years daw. 30 years. Iwan ko kung meron dito nakaatin. Baka ito yung planta nila. 30 years hindi nila naisip. So, ngayon, parang hindi ko sigurado sa degrees basta mainit talaga to, steel mill. Tapos, ang ginawa nila ngayon is nagpiping sila. Piping sila. Pinapiping nila. Tapos, mayroon silang boiler. O, diba? Pinainit nila yung boiler, tapos nakagawa sila ng steam. Tapos dinadrive sa turbina. Nakagawa din sila ng power plant na maliit lang. Pero biro mo, within 30 years, pinabayaan nila yung init ng sa furnace nila sa kanilang steel. O biro mo. So, nag-evolve din. Meron din tayong siguro mga bagong graduate. So naisip nila na, oy, mainit talaga to eh. Ba't hindi natin gawing gamitin, di ba? Na iano natin sa boiler. So, meron dito sa amin, Cagayan de Oro. Nearby. Totoo talaga to. Nakagawa sila ng power plant na maliit sa kailang planta. So baka sa inyo, baka mayroon kayong waste na mainit na gas. So pwede ninyo, sabi na, sige, design tayo. Ba yung kailangan na tubig na makaproduce lang tayo ng steam para makadrive sa turbina. Okay. Fuels, typical problems, you have degree, degree disa,
degradation of fuel quality with time. Ayun ang ano. Bukas. Exhaustion of fuel resource with time leading to fuel switching. Hello. Apo, napaka-issue mo masyado. Okay, minyamute mo natin. Okay. Tapos, sara tayo. Okay. Yun ang mga problema, ito yung mga problema daw ha sa fuels, typical problems. High quality fuel exported, low quality burn domestically. So, ito problema daw. Kaya sino totoo, di ba? Fuel exported. Okay. Low quality na naman. So, yun ang problema. Ngayon, lalong, siguro ngayon parang wala ng diesel power plant ngayon na gumagana or mayroon siguro pero kung pwede lang hindi gamitin, di ba? Kasi ang mahal ng di ba? Ano ba yung naka Michael? Okay. Paki-mute lang sino ito? Si Michael Francis. Marami pa lang Francis dito eh. Ako Francis din eh. Eh paki-ano lang mute. Okay, so ngayon talaga problema yung fuel kasi mahal ngayon ang diesel. So baliktad na ngayon eh. Noong una mahal yung gasoline, ngayon diesel na naman ang mahal. Cost increase leading to fuel switching. So yun lang. Ano to? Nitrogen oxide, generation properties, sulfur content, saka particulate content. Eh, ask to unmute. Okay. So, okay. Malapit na tayo. Dalawa na lang. Dalawang, ano to? Hindi pa. Boiler. Nasa boiler design pala tayo. Ayun. Yung system pala niya. So, firing system. We have firing on traveling grid. Suitable to unpulverized solid fuel. So, ito yun ng mga unpulverized yung may pa, totoo talaga, may power plant dito na ano, automatic. Pulog lang dun sa ano, boiler. Suspended firing, suitable to pulverized coal, liquid and gaseous, at saka mayroon din fluidized bed, combustion. Suitable to coarse pulverized solid, low grade fuels. So, pulverized solid, low grade fuels. Ito pala yung mga fluidized bed, combustion. Okay. So ito, okay. So firing solid fuels on traveling grid. So, sa mga traveling grid. Okay, solid solid crust fuel. So, ayun. Distributor dito galing 'yon. Tapos pina-fire dito. 'Tong yung araw niya. Tungin sa over fire air, so drive shaft, ito yung grids. Air at saka ash. Diba? Carbon, nozzles, backstop, assembly. So, yan. So, mayroon itong settings hopper. Ito yung serum dati na design. Pero yung napuntan ko na mga power plant, hindi na ganito. Ang nangyari diyan, i-ano ko lang sa drawing, hindi ganito ha. Yung conveyor nila, itong grid, ano to eh. Naka-extended na yun papunta dyan. Ayan. Extended yung papunta dyan. Tapos, mayroong hopper dyan. Mayroong hopper. Siguro ganyan. Ano pa? Hindi pa pala. Mayroong pang, pagdating dyan, mayroong crusher. Kinakrush na yung
crusher. Hindi ko naman. Crusher. Tapos, meron ditong hopper. Tapos, meron chute dito. Itatawag nilang bottom ash. Tawag nila doon, bottom ash. Bottom ash. So, meron dito, truck. Meron ng truck dito. Yung dump truck. Meron dump truck dito. Ganyan lang. Hindi marunong ako mag-drawing. So, yung dump truck. So, galing dito sa grid, diba? Na hindi nakahulog agad dito. Wala na yon. Sa nakita ko ng power plant, naka-extend na yon papunta dyan sa taas. Tapos nahulog dyan, may crusher, ina-crush yung narito, mga residyo. Tapos, yun na, may bottom ash na siya. Tapos, hinuhulog na dun sa dump truck. May dump truck dito nakaabang para pagdating doon, mapuno yung sa dump truck, i-ano nila, i-transfer nila sa, yung sa amin, natawag nila lagoon. Meron kaming lagoon doon. Ita-transfer yung fly ash, at saka bottom ash. Bottom ash. Dalawa kasi yan, by experience lang, sa akin lang experience ha, merong fly ash, at saka yung bottom ash. Yung bottom ash, ito yon. Yung sa may crusher, ito. Ito yung tinatawag na bottom ash. Yung sinasabi kong fly ash, iwan ko baka mayroon dito sa slides, or sabihin ko lang, yung fly ash, yung sinasabi ng precipitator or baghouse, doon yun galing, yung fly ash. Yung lumilipad na siya, di ba, dito, bottom ash siya is nagsittle siya. Nagsittle down siya sa baba. Yung fly ash, yung lumilipad. Yung pumunta doon sa baghouse or precipitator, tapos yun ang tinatawag na fly ash. Pag ano, mayroon ding hopper, mayroon ding ano, pero wala yung crusher. Mayroon ding ano doon nakaabang na dump truck, tapos pag mapuno na, i-ano namin doon sa lagoon. Experience ko lang dito pa. Yung iba naman, iba ko kung ano yung mga para noon sa power plant. Okay? So ito yun ha, yung drive shaft, malaki pala to. Yeah, drive shaft, air, ash, dito yun. Yung chin nito is ano to, yung di ko lang kalimutan yung material dito, yung chin. Chin drive to eh. Kasi dito yung mahuhulog yung mga ano, yung bottom ash. Ang bottom ash kasi is hindi naman itong drive shaft, hindi ito laging ano na nakaikot-ikot, hindi. Titingnan lang sa operator, oy, may nahuhulog doon sa baba, malalaki. Yun. Sige, andarin natin, andar. Tapos kinakrush. Yung iba, ito yung experience na laging problema dito sa bottom ash yung nakalimutan ba na ano, ipaandar yung drive shaft. Anong nangyari? Marami ng ash dito, ito. Marami ng ash dito nakaano na. Tawag doon, yung tumitigas na. So hindi na rin kaya i-drive sa shaft. Ang mangyari diyan, mayroong mga may butas dito sa gilid. Ito, may sino yung may experience dito? May butas sa gilid tapos ano yun? Example, ito yung example ha. Ito yung close kasi yun. Hindi pwedeng open kasi yun. So mayroong mga butas diyan yung manhole namin diyan. Okay, diyan. May manhole. So, i-open namin yan tapos yun na. Nandiyan yun sa loob yung hard material, hard na ano, ash. Talagang pinupano namin yun ng ano. Pinupulbos mga namin. Yung malaking bakal. Talagang dapat pulbosin muna siya. Tapos pa siya ipaandar yung drive shaft para makapunta doon sa crusher, sa kahoper. Yan ang problema din sa mga ano. Lalo na yung ano, yung basa yung ano, yung coal. Hindi maganda. So hindi siya maganda yung ano, siguro high heating value or yung properties sa coal. So maraming problema sa mga power plant ito, siguro na experience na yung mga taga maintenance, laging ano yan, may problema sa bottom ash. Okay, so sa ito. Suspension firing, ito yung sa suspension firing, air,
pulverized air plus pulverized fuel. So, yun. Yun ang mga na-experience ko na mga power plant. Yung air plus pulverized na fuel. Okay. So, solid pulverized fuels. We have solid fuel ground to the fineness of face powder. Okay? So, talagang ina-grind yun. Yung ano namin, pulverized coal. Tapos, i-ano siya dito. Yun na, apoy-apoy na dito yun sa gitna. Pero, yun nga, sabi ko sa inyo, yung mga hindi pa naka-experience power plant, before mag-firing ng pulverized fuel, ano muna? Yung diesel fuel muna yung firing. Diesel fuel. Siguro sa ibang bansa, lalo na sa Middle East, meron sila mga waste na oil. Waste oil. Mura-mura lang yon. Yun ang pangunang gapon nila. Pero sa experience ko rin sa Saudi Arabia, walang coal ginagamit. Ay, hindi naman siya pang power plant. Ano lang, may pang buwil na lang namin para sa mga motor. Diba yung motor, mayroon tayong Alpha Bravo. Oh, andito sa atin, Alpha Bravo, electric motor ang drive. Hindi doon sa amin kasi, sa doon ako sa Saudi dati. Yung Alpha is steam drive ang motor nila. Di motor, ano yan? Steam drive, yung example, pump A, steam drive. Yung pump B is motor drive. Yung boiler namin, ang ano kasi, mura kasi, or parang binigay. Yung waste oil, galing yung sa Aramco. Kung sino yung dito yung taga Middle East, Aramco. Or yung mga oil refinery. So yung mga refinery, yung mga ano waste nila. Waste oil nila, oh. Iano lang, ipangbigay nila yung sa mga planta na nangangailangan ng waste oil. Ba? So ang nangyari, parang libre na yung ano waste oil nila. So yung boiler mo, yung boiler, yung firing mo diyan, yes, yung waste oil. So libre. 'Di ba? So yung nakatipid sila kasi yung pump A mo, pump A, steam turbine na nag-drive. So saan yung kuha yung steam mo? Galing sa boiler mo. Anong gato mo sa boiler? Yung libre na eh, parang siguro yung aram ko na siguro at saka yung taga oil refinery yung nagbigay. Oh, sige. Baka sa'yo ibigay tapos babayaran ba kayo? Diba? Kasi waste na nila eh. Ang problema kasi sa waste nila, kung nandiyan sa kaila, eh, ano sila, magkamulta sila doon. Or matambak sila. Di ba? So, malaki yung problema. So, bigay na lang nila sa ibang planta, ano ba, na paano pa sa boiler? Ginagamit pa. Kaya muna to, babe. So sa ano sa Middle East wala pero parang wala ako nakita na ano sila eh, yung power plant nila na mga steam drive kundi gas turbine sila kasi yung mga waste nila na oil automatic na panggatong sa gas turbine nila, di ba? So talagang tipid talaga sila lalo na ngayon nagkasolar, ay lalo lang Middle East, talagang yaman talaga ang Middle East. Kasi isang sa solar lang, biro mo, sobrang init doon. So, yung source of energy nila is mura-mura na talaga. Mura pa yun sa gas turbine. Mas mumura pa rin yun sa ano, solar nila. Okay? Fluidized bed combustion principle. Ito yung engineer, diba? Yung fluidized bed combustion. So, ito yung principle niya. So, flue gas. Okay. Ito yung flue gas. Okay. Ayun, wala. Flue gas. May ito yung fluidized bed. So, fuel and solvent. Tapos tube bundle. So ito yung mga tubes. Okay? So air. Fluidized bed. So, ability to burn low-grade fuels
fuel flexibility, immune to us properties, NOx, nitrogen, oxygen, oxide. Limited production, in situ, sulfur, capture. Yun ang ano, naka-ano sa principle ng fluidized bed combustion. Kung ano lang, kung medyo bitin tayo dito, ano lang, kahit to, ano lang, research lang. Kasi doon tayo. Kasi, you know, alam mo na yung oras natin, hindi, ano, kulang lang talaga. Hindi na siya pwedeng ma-expand pa natin. Sinsya lang ha, kung ano, yung may iba talaga hindi ko ma-expand pag-explain. Pasinsya lang, kung mayroon kayong idea, continue rin na lang. Ganyan lang. Okay? So, fluidized bed types, yung bubbling fluidized bed. So, ito yung tapos circulating fluidized bed. So air, fuel, and sorbent. Tapos flue gas. Tapos babalik, ash. So ito na yung sinasabi ko kanina, ito yung fly ash. Ito din ang mayroon din itong bottom ash. Okay. Ba, itong gas, ito na yung smokestack natin, ganyan. Kaganyan yung smokestack. Punta na yung diyan ang gas. Okay? So, ganyan lang, kasimple. Meron tayong bottom ash, meron tayong fly ash. Ito yung sinasabi na precipitator at saka yung baghouse. Dalawang klase. Sa nakita ko, dalawang klase lang ang nakita ko na pang ano ng fly ash. Para hindi makapunta doon sa taas. Dito. Pag makapunta diyan sa taas, yung fly ash mo, automatic yung itim na yon, black smoke na yon, black. Pag black smoke na, automatic na yon, may penalty na ang planta sa DNR. Per ano yon? Per hour siguro or per minute. Ganyan yon. So, para ma-prevent yung fly ash papunta sa taas surroundings, so meron tayong precipitator at saka yung bug house. Okay. So, stem water circulation. Ito yung last na ano, topic sa video design. So, stem. So, water. Ha? Water, tapos, ito yung water, tapos yung palabas, yung stem. So, ito rin yung cycle niya. No circulation pump. Ito yung sinasabi ng natural circulation boiler. So, ato kasama din ito sa types na boiler pero kalamitan ngayon wala ko nakita sa power plant ha na natural circulation boiler. Iwan ko sa mga industries kung mayroon silang mga natural na circulation boiler. Circulation driven by density. Differences between water and steam water in mixture. So, iniisip ko yung sa dressing plant. Ang nangyari doon is, wala kasing ano circulation doon. Kasi ang sa dressing plant, yung steam nila, papunta na yung kaagad sa ano, sa yung sa mga manok na ano siya, yung pinalambot niya yung balat para makuha yung mga balahibo. Pero after diyan, yung steam na yan, nagiging tubig na, automatic yun, labas na. Hindi na yung babalik sa boiler. So hindi siya makonsider na dito na natural circulation. Kasi kung sinabi mong natural circulation is pabalik talaga yun sa boiler, ang tubig. Pero doon sa dressing plant na napuntahan ko is, hindi. Pagkatapos doon sa, ano, sa, tawag doon, nagamit, pagkatapos nagamit, wala na. Ano na yung sa surroundings. Okay. So, controlled circulation boiler. So, meron din tayo na kinokontrol. Pero,
ano siya, yung dressing plant pa rin kasi hindi siya babalik doon sa apoy niya. So circulation pump, meron na. Allow higher pressure levels and hence capacities. Better load follow capacity. More complex. Auxiliary consumption. Drum thickness increase. So yun sa mga control circulation boiler. Okay, medyo ano pa. Kasi malayo pa tayo tapos ang oras. Sana, mas short tayo sa 2 hours. So, force circulation boiler. Oh, ito na yun sa mga power plant. No drum. One straw circulation. Fast startup, shutdown. Invented by Sulzer of Switzerland. Ang Sulzer para galing pala sa Switzerland. Now within Alstom. So binili ng Alstom. Para sa ngayon, ang narinig ko is yung Alstom binili naman ng GE. Kasi mayroon tayong GE turbine, tapos Alstom. Pero yun nga, sa, narinig ko lang ha, binili ng GE ang Alstom. So, or partner na ngayon ang GE Alstom. Ayan sila, ayan. Pero, ngayon, sa mga turbina, GE Alstom, ngayon, wala na. Mayroon na tayong China at saka India. Okay. Mayroon na tayong China na steam. Nakita ko yon. Meron din tayong India na steam turbine. Na-experience ko na rin. Nakita ko. Napuntahan ko rin yung mga power plant. China. Nakita ko na mga turbina. China. India. Sa Saudi, we have GE. Okay, GE Alstom talaga yon. Yung sa Saudi Chevron. Tapos meron ditong planta, Fuji. Meron ako nakita na Fuji na turbina at saka yung una kong power plant, we have Toshiba. Yun. It is my first na power plant na ano ko, 4 years ako dito na 4 years na power plant, mechanic. 4 years. So talaga nakapa ko talaga yung lahat ng mga equipment, rotating equipment sa power plant. Toshiba yung ano namin. Yung steam turbine. Tapos one shaft lang yon. Yung iba kasi, yung Fuji, yung iba, yung sa China, dalawang shaft yun. Isang shaft sa HP, tapos yung isang shaft sa IP at saka LP. So yan, depende sa design. Okay? So evaporator design, you have this one. Okay. Ang goal niya is avoid any departure from safe kung nucleate boiling. So DNB. As tube integrity is therefore us at risk. So evaporator design. Parang hindi maganda itong ano. Kasi ano, part lang to sa ano, sa presentation na anong klase yung mga boiler. So steam drum, steam water separation drum. Okay, so ito. Dry saturated steam towards superheaters. Mayroon tayong steam drum. So sa mga power plant, ito. Mayroon talaga dito. Makikita 'yon sa ano. Sa amin na sa Istiyaga ko dati is nasa ibabaw ng ano turbina. So ito yung example, ang turbine namin is third floor, yung steam drum namin nasa itaas. Yun ang steam drum namin. So ibang planta hindi ko nakita yung steam drum nila. Kasi nakatutok lang ko dun sa mga cold water pumps, yung boiler, yung retubing, driver sa mga ray bottom as sa steam turbine. So hindi ko na to napasilang kasi hindi ibinigay sa contractor tong yung steam drum kasi hindi naman masyado ano siya yung no, simple lang to na design, hindi siya critical na ano siya ipagawa mo pa sa contractor, kundi kayang-kaya na to gawin sa mga ano empleyado ng power plant. Una kong power plant talaga ano, kami talaga yung nagtatrabaho.
hindi namin pinagawa sa ibang contractor. Kung may shutdown kami, mag-hire kami ng mga assist lang. Hindi katulad sa ibang planta na talagang yung mapagbigay sa mga contractor. Third party talaga lahat ng mga trabaho. No? Yung sa amin is hindi. Siguro ayaw ko ngayon kung nagbago na or mayroon ng third party. Pero dati kami talaga ang gumagawa sa mga shutdown. Hire lang kami ng mga assist. Okay. So mayroon pa tayong dalawa. Anong oras na? Uy. Okay. Pwede natin Marami kasing kwento eh. So, di ba? Okay. Pwede, natin. Bilis-bilis natin konti. Okay. So, utility versus industrial boilers, you have except size, no basic design difference between both. A boiler is quite always a combination of a furnace where the combustion occurs and downstream. A series of heat exchangers where the combustion heat is transferred to water and steam. So, except size. Tapos, utility boilers whose final purpose is electricity generation must provide high reliable service and show good efficiency. Pag utility boilers, hindi pwede yung hindi maganda. Dapat high reliable service. Kasi power plant to eh. May utility to. And show good efficiency. So yun ang kaibahan sa mga utility at saka mga industrial. So industrial boilers also, whose final purpose is not electricity generation, must often show a great flexible to meet quick load swings. So hindi talaga siya pang electricity ang industrial boilers. Both uses are mixed in combined heat and power stations such as desalination plants, pulp and paper, petrochemical, steel processing, food industries. Okay, shop versus site boiler construction. So, yung kaibahan din, yung kanina, industrial at saka utility. So, sa shop construction, integrated package with pre-assembled auxiliaries. Shipping routes from shop to site must be carefully investigated. So, ito yun, hindi pwede yung i-ship mo lang kaagad doon sa site. Baka yung sa dito sa amin, yung sa road, di ba? Eh may nakabang doon yung welcome town. Tapos mayroon pa dito from governor or from congressman, di ba? Nasa highway. So, pag kung boiler mo is yung isa po, katulad sa amin dati, nasa 7th story, hindi pwede talaga yun. Pero kung boiler mo is nasa mga medium size lang, pero wala, planning talaga. Investigahan mo yung road. Kasi baka may nakaabang doon na arc doon ni congressman, ni senador, diba, ni mayor. Wala. Hindi makapunta sa site yung boiler. All construction by shop staff. Option limited to smaller boiler. Mga small boiler lang talaga. Sa mga shop. Kasi pag malaki, wala. Mahirap. Okay. Site construction, shop assembled components easy to ship. Significant amount of work by local staff. Option required for large utility boilers. Strong site construction supervision. Hindi basta-basta mag-install ng boiler. Ang dito sa amin dati, AI ang tumira doon sa amin boiler, pero with service supervision sa hapon. Yung hapon na yun na company? Limutan ko na. So, Japan pa rin. Tapos, ang local is AI. Typical boiler specification. Okay, boiler. Information related to the water and steam generating equipment and unit designation.
furnace, dimension, total volume. Super heater and reheater design, mono, multi-stage, layout, pendant, panel, platen. Air heater, regenerated, by tri-sectors, cold end, plate material. So, ang mga designer dito, mga galing. Eh, mga ano yun? Sino mga designer diyan? Japan, at saka yung Alstom. Ngayon, wala na. Mayroon na tayong China, at saka India. India talaga ngayon. Naka-advantage yung sa India is mura lang. Noong una, mura ang China. Ngayon, higher na yung China, ang mura naman yung India. So, may kasama ko dati, sabi niya, ang India, tingnan mo, parang hindi, para bang ikumpara mo yung sa fig, ano niya, yung makita mo, yung site lang, ganyan. Parang ano siya, kakaiba. Pero, umiikot naman. Operational naman. Maganda naman. Wala namang, ang vibration naman, okay, acceptable. So, saan ka pa? Diba? Ang habol natin is makaproduce tayo ng power para maibintan natin. Oh. 'Yun ang ano ngayon. Ngayon ang ano, yung trend ngayon. India ang marami ngayong ano. So sa mga bagong power plant ngayon, tinitingnan na yung India. Eh. Noong una China, wala na China ngayon. India na. Siguro by the next kung tuloy-tuloy pa yung ano, yung acquisition sa ano yung power plant, kung pwede pa ba tayo magtayo ng coal-fired power plant, siguro dadami na talaga ano't lang India, daming power plant dito na India mid, talo na yung China. Okay, economizer, meron kasi planta dito na ano talaga lahat na almost 90% is India. Kahit na mga pump nila, boiler feed pump, India na. Okay, sa cold water pumps, India. Okay, so ano tayo? Yung engineer din kasama ko dati is wala eh, performance is okay. 'Di ba? Hindi naman siya nag-trip o yung nasusunog. Yung siguro ko nasusunog. Ito matakbo na daw ilang taon na, pa 5 years na. Okay pa rin, 'di ba? So wala na. Ang ano kasi natin, ang Pilipinas, mahirap. Magaling talaga tayong mga Pilipino. Ang problema natin is wala na tayong mga materials. Wala na tayong mga mayroon tayong minerals nandoon sa ibang bansa na pumunta. Dapat sana ito sa atin ano yung ito at sa ating minerals tayo maggagawa ng mga materials. Diba? Tayo gagawa ng mga iron, steel, tayo dapat tayo gagawa, tapos design tayo ng mga turbine blades, okay, mga pumps, impeller, dapat tayo. Eh wala na tayo eh, doon na sa ibang bansa, nandoon na ang nasulat steel natin, wala na dito sa Mindanao, nandoon na sa ibang bansa, China o India, o wala na, sila na yung fabricate, o sila na yung gumagawa. O dati sa Pilipinas, mahal na. So, kung magdi-design pa tayo, talon na tayo. Wala na. Mas mura ang sa kanila. Ah, pasensya na, ma. Papaas naman ko na. Baka abot na tayo na snib eh. Sa akin lang, sinishare ko lang. Sinishare ko lang yung ano mga nakikita. Okay. Typical boiler specification. Okay. We have fuel specification, combustion system, operating conditions. So, meron tayong control unit. Maximum guaranteed load. Okay. Atin lang. Anong oras na? 30 na. Boiler specification. Boiler capacity. Okay. Boiler efficiency. Okay. Ibigay ko naman itong slide sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Boiler design. Summary. We have history. Tapos na tayo, isa na lang. Okay, tama-tama pala, mga 30 minutes. Thermodynamics for beginners, boiler design, utility versus industrial. Okay, isa na lang. So, tama-tama. So, ang ano ko, yung baka may mga participants tayo dito na ano sa ibang planta, at saka baka sabihin ninyo na ano, yung
na talaga ako sa India, China. So, ang sa akin is, yung nakikita ko lang. At saka, yun lang, ang na ano ko sa Pilipinas is sayang. Mayroon tayong mga minerals, pero nandun sa ibang bansa. Sila na yung ano doon. Sila yung nagde-design. Maraming Pilipinong designer dito eh. Pero nandun lang, hindi na nagamit kasi nandun na sa ibang bansa nagtatrabaho. Or nag-forgo dito, hindi rin maka-design. Paano mag-design? Ang maraming designer dito is yung Itzbak. Itzbak kasi, ano lang, design ka ng mga loads, lahat yun. Pero then, selection ka lang ng mga equipment. Pero yung design ka ng pumps, example, magawa tayo ng Philippine-made na pumps. Ano ba ang tawag doon? Anino pumps? Or ano ba ang mga gusto ninyo pumps? Diba? Paano ka mag-design? Wala ka ng materials. Sayang. Okay, last topic, boiler construction, examples and troubles. So, tama-tama talaga sa oras natin. So, small medium size boiler, so yung mga small size, medium boilers, bottom supported and bishop. So, pwede sa shop constructed. So, pwede ito. Marami dito yung mga boilers. Yan ko kung saan galing yung ano, ay, yung doon sa ano dito, yung mga refresher ano tawag doon. Hindi ko kasi masabi yung planta eh. Baka sa nakapunta ako doon. Ano, China. China yung ano nila, yung boiler nila. Tapos ang problema, mayroon silang compressor doon. O ano ba yung one package siya. Tapos yung hinanap yung anong kit, yung maintenance kit. Eh paano? Madaling gawin yon. Ang problema, saan yung maintenance kit? Wala. Walang available. So, ano ka pa? Email ka mag-email ka pa sa China. Yan ang problema din. Okay. All heat furnace and heat exchangers face on ground. Okay. Thermal expansion lateral upwards, lateral and upwards. Sensitive to earthquakes. So, ang problema sa mga small medium boilers kasi sensitive sa earthquake kasi nasa ano lang naka-rest sa ground. So sa industrial boiler sa ano konti lang alam ko, nakita ko lang pero hindi talaga ako nakaano ng mga industrial, yung mga industrial, yung mga liit na mga boiler. So ano lang mga power plant talaga ang na-experience ko na. So ito nakita ko lang yung sa mga planta, mga industrial pero wala. So yung Alstom, mayroon silang mga ganito na package. Small capacity, 100% shape assembled. So shape on train or barge. So ito. Kayang-kaya to i-ship sa train or barge. Pero sa mga dito sa atin, kayang-kaya to kasi hindi naman masyadong high. Ano lang ang ano lang natin dito, yung arco dito ni Congressman. Yan na, di ba? Road, di ba? Ganyan niya. Tapos dito yung arko ni Congressman. Okay. Welcome. Okay. Pagdating sa, ano, sa truck, dito, wala na. Hindi makapunta doon kasi ano siya na sumabit, di ba? Sumabit. So, ito, industrialization is the key para nga may ano dito. Industrialization is the key para ang Pinas magkaroon ng sariling atin paggawa ng bakal. Sira 'yon ang problema. Ang kasi yung paggawa ng bakal natin dito sa Mindanao wala na. Bininta ni ano pa ni Ramos dati, wala na. 'Yun ang problema. So, dati kasi no mura lang bakal. Mura na talaga lang baka kasi dito lang ginagawa eh. Ngayon wala na. Sana babalik yung ano yung industrialization natin. Na dapat babalik yung dito ang paggawa ng mga bakal or ibang mga materials. Nangyari kasi nandoon na binibenta na ang minerals sa ibang bansa. Okay? So all the Alstom T type VP package boiler, compact size. Okay.
Compact size, small capacity, 100% ship, assembled ship or train barge, fast erection. Okay. Ang nakaganda lang dito is yung mga ship na ano, yung fabricated. Ano lang. Pagdating sa site, kabit ka lang ng ano, mga fuel at saka water lines. Kabit mo lang. Yung steam, o kabit mo lang kung saan pupunti yung steam. Yun ang pinaka, yun ang maganda sa mga ship ng mga boilers. Ship ginagawa. Pero yung mga on-site, wala na. Yun yung mga magaling talaga. Na yung mga welder ng mga boiler tubes, hindi pala basta-basta yun. Before kami nag-shutdown sa GN Power Plant, lahat ng mga welders testing. Ngayon, tapos, ano ha, hindi talaga ako, ano, yung sa mga static, sa rotating talaga ako. So doon ko nalalaman na yung sa welding, mayroon pala yung ano, yung WTP. WTP, yung ano, yung before ka maghinang, mayroong procedure doon na ilang degrees hihitingin mo pa yon saka pa i-welding yon. Yun ang nakaganda din eh, yung kasi more on rotating kasi ako eh, more on rotating. Ngayon, na-experience ko rin ganyan. Hindi pala basta-basta yung welding. Welding, akala mo, welding ka lang welding. Hindi, mayroon talaga yung ano procedure doon. Hindi ka maghinang, hindi ka maka-welding kung wala yung procedure na approve galing sa management or galing sa planta. Hindi pwede. Nag-welding ka dyan, pupunta ng safety, pupunta yung mga third pa, yung taga-planta. Saan yung procedure nyo? Kung wala, automatic. BCF ka doon. Violation ka. Ganyan ka-strict ko ang mga building. Okay. Dalstone VU60 D-type package boiler. So, yung mga ano nila. O yan, Alstom kasi yung sludge. Aslo, Alstom din ang ano, binibinta din nila. So, meron din marami ngayon ng mga boiler. Maraming mga boiler. China lang at saka ano, yung India. Yun, competition ngayon ang China sa India ngayon sa mga power plant na mga equipment. Tingnan mo nga yung sa ano, yung sa Lazada mga ganyan, China galing yun eh. Pero humabol yung India. Okay. So large boilers, ito na yung mga large, mga power plant. May 7 floor. Yung ano yung sa GN you have 9 floor. Yun ang 300 megawatt pero meron silang 600 megawatt doon sa Bataan. Meron sila 600. Isang unit 'yun ha. Pero mas may malaki pa daw doon sa Sual. 1000 daw 'yun. Oh, siguro sana makapunta ako doon eh. Depende kasi kung i-hire ako na ano yung freelance kasi ako eh. So kung mayroong mag-hire sa akin doon na contractor eh gusto ko rin makapunta kasi 1,200 daw yung isang unit. Ah, ang laki. Siguro ang boiler dyan, ewan ko. Siguro 10 floor o 14 floor siguro ang boiler dyan. Kasi yung 300 megawatt is 9 floor. So, sana. Darating na araw. Okay. So large utility boilers, top supported hung. All heat furnace and heat exchangers hung from the top. Nakahangir sa top. All allow easy thermal expansion both lateral and downwards. Okay. Resistant to earthquakes, footprint minimized. So maganda ang ganito na design. Nakahang. Kasi pag earthquakes, wala, nakahang siya eh. So hindi maano yung ano natin mga tubes, mga boiler tubes, hindi masisira. So large boilers sa Germany nila. So we have 1000 so. Ang height nila is 167.5 meters. So ignite once through force circulation supercritical operation noong 2000 to. Tagal talaga. 2000 to siguro. Ewan ko kung siguro andiyan pa yun kasi yung ano namin yung power plant diyan sa 2005 yung nag-start. Ngayon, ganda pa. So, 3 years lang pagkita nila. So, ang ano kasi yung parang
kung ba, Alstom, hindi pala yung Alstom. Alstom pala yung sa amin, yung sa STL. Para may Alstom doon eh. Hindi ko lang matandaan. Basta may Alstom doon sa STL. Either boiler. Kasi ang turbina namin is Toshiba. Hapon. Okay, so fuel ignite steam 2700 bar. Yung 580 degrees Celsius at 600 degrees Celsius. Ah, grabe. Yung 100 degrees nga, di ba? Init-init, yes. Lalo pa yung 600 degrees. Ah, grabe. Yung efficiency niya is, efficiency is 94.4% efficiency. Sa USA, meron sila. Dalawang 2 megawatt. Ah, 250. Ah, maliit lang, pero dalawa. 250. Yung kanina kasi, mayon malaki. 1,000. 12 megawatt gross. Okay. Ignite circulating bed, fluidized bed, operation 2002 pa rin. So Bechtel yung company. So ito yung Bechtel, ano, sikat to doon sa ano, sa Middle East, yung Bechtel. Dito sa Pinas parang hindi ko na ang ano kasi dito, AI, ano pa yung mga ano dito, sa mga power plant. AGNP. Ay, hindi ko na ano. Yun lang ang nakilala kasi dito lang sila sa ano, in Mindanao nakapunta dito. EGNP at saka yung AI. Okay, so mayroon pa tatlong unit na 350 megawatt sa Saudi Arabia. Oh, mayroon pa. Pero oil fired siya. Yun. Hindi siya cool. Kasi libre lang eh. Libre lang talaga ang oil doon sa Saudi Arabia. Waste yun. Sa chemical o sa mga ano. Yung mga oil refinery. Topaz subcritical control circulation operation 2002. So, year 2002 pala, daming projects Alstom. Diba? So ngayon, siguro humina na yung ano nila kasi may kompetensya na, di ba? Naglabasa ng China saka India na ano ng Alstom. So binili na ng GE. Ang Alstom. Ang GE kasi hindi basta-basta yung GE. Hindi basta-basta. Kasi kung mga turbine blades lang, talagang ano, GE. Hindi basta-basta. So, fuel, oil and gas, steam, 182 bars. Degrees, 540 degrees C. Okay? So, Egypt, yun sila. Oil pa rin, gas. Oil or gas fired. Kasi mayaman sila sa oil. Walang coal doon. So ang coal kasi is marami China. China talaga yun. Ano, China, mayroon din Indonesia na coal. Mayroon din tayong coal. Mayroon tayong coal sa Semirara. Kami dati bumili Semirara. Pero mayroon kang bago ngayon sa Mindanao. Mayroong coal pa rin doon sa Mindanao. Pero yun na, under observation pa rin kung magkano yung HHB. Higher heating value. Kung kaya ba sa maka ano sa power plant. Baka naubos na yung coal tapos wala pa, hindi pa maka produce sa ano yung peak, yung example, yung target na ang capacity ng power plant is 50 megawatt. Based yun sa high heating value sa coal na galing sa ibang bansa. Eh kung mayroon tayong local baka naubos na yung coal, hindi pa maka-achieve sa 50 megawatt. Ba ang ano natin is yung power output natin is based on higher heating value sa coal. Yon, under observation yon sa Mindanao. Mayroon talaga, nakita ko yon. Nakita ko yung coal nila. Pero under na supply na rin sa power plant, pero under observation kung gaano ba gaano okay ba yung efficiency nila? Mini-monitor pa. Okay? Sana maganda. Kasi kung dito sa Mindanao, so, talaga bababa yung ano, rent eh, pag ganyan. Hindi na tayo nag-i-import. Pero mo, mag-import pa sa China, Indonesia, or Semirara. Ang Semirara is galing pa yun sa ano, Luzon. Luzon, Visayas ba yung Semirara? Pero dito, local lang. Di ba? So sa Luzon din kung matuloy sana yung ano yung
yung ano natin, yung Camericos dati. Eh, nuclear. Yun nga. Pero sana matuloy. Kasi talagang bababa yung energy consume, ano natin, presyo. So large boilers, you have this one. It exchanges arrangement. Okay. Large boilers, glossary top, you have furnace. Okay, structural steel framing, hung rods. So, ito yung kung mag-design tayo ng mga boiler, ito yun. Sana, maka ano tayo, maka buo tayo. Philippine mid boiler. Kaya-kaya, di ba? Kaya siguro pag mayroon tayong mga materials. Marami talaga magaling sa atin. Eh. Marami magaling. Kaso lang, hindi makapag... Sa iba bansa, silang yung designer. Oh. Iba bansa, sila yung designer. Kasi, ano? Pag research mo, mayroon silang mga... Complete yung ano nila. Sa research, hindi ha? Research? Complete to. So, sana, yun nga, yung kanina may nag-ano dito, kapitron siya, so, industrialization, pero parang, yun ako, kung silent kasi yung Pilipinas natin ngayon, silent, so, tignan natin kung ano yung kalabasan, di ba? Iba kasi, last na administration is talagang, ano yun, maingay talaga yun, maraming mga pangyayari, di ba? Maraming mga protester, mga ibabasa pumunta dito. Ngayon, silent mood muna ngayon, ah, so, abangan lang natin. Yung sinasabi ano natin mga Pilipino is abang. Abangers lang tayo na kung ano yung mangyayari. Diba? Wala naman din magawa. Sa akin, magagawa ko lang. Maisisir ko lang yung skill ko. Ganyan lang. Pero kung sa bansa natin, parang wala ko magawa. Okay. So, large spoiler. So, ito yung mga glossary. So, para malapit na tayo. Tama-tama. 3 minutes lang. Diba? Sana mayroon tayong Philippine mid. Head pump siguro, di ba? Pump. Simple na talaga yung pump, di ba? Hindi talaga maka panang pump. Siguro kung maumpisahan lang, siguro okay na. So, boiler water circulating pump. So, siguro sa sunod na mga generation siguro, yung mga bagong graduate, sana yun ang i-ano na inject natin sa kanila na i-ano natin tayo magiging designer. Ang nangyari sa Pilipinas is maintenance talaga tayo. Maintenance lang. Reliability, monitoring, ganyan lang. Ganyan lang. Ang naka-design lang sa mechanical, yung HVAC lang talaga. HVAC, fire protection, yun. Kasi ano siya, yung ang dinidesign yung ano yung paano ma-achieve yung mga temperature, paano ma-achieve yung mga pressure. Yun. Maraming design din ng mga Pilipinas sa ganyan. It's back, fire protection. Yung, if does, marami. So, boiler construction. Okay. So, yung tube wall. Okay. So, yun, nakikita ko talaga yun sa ano. Ano kami test kami ng mga tubings. O kung sino dito yung may requirements kayo ng mga tubing ano, repair, boiler repair, cold water pumps, pa. Pwede niyo ako na ma-contact niyo ako kasi may yun nga marami akong kakilala, mayroon akong tropa. Mayroon akong tropa pang turbina, mayroon akong tropa pang boiler, mayroon akong tropa pang pumps. Ganyan. Kasi ito ay tulungan lang. Kung nangilangan sila sa akin, kung freelance, pupunta din ako. Tulong din sa mga contractor. Okay, so, lugging, insulation pins, tube walls, so, portable insulation, horizontal. So, okay, makikita ba yun sa mga power plant? Itong galvanized hex mesh. So, yun. Okay. So, two firing types, you have tangential firing at saka meron tayong front wall firing. So, ito yung itong tangential iwan ko kung naka parang hindi ako nakaano dito. Ito ang
front wall firing ang lagi ko nakikita. Ito yung front wall. O sa mga power plant na naano ko naka-freelance. Tangential firing, ito yung ano, boiler furnace and front firing. Burners are located in the furnace angles. No individual flames but a rotating fireball. So wala. Hindi talaga ako naka-experience ng ganito na ano na firing. Kahit sa una kong power plant, Davao, Manila, wala. Hindi pa ako nakapunta ng Visayas sa mga power plant. So yung mga mga contractor ko kasi na tropa is ano sila Manila, Mindanao, wala pang Visayas. So sana mayroong mag-invite para makapunta ako ng Visayas. Okay. So front firing, ano to na boiler? Boiler furnace front firing. So, grabe to. Okay. Ito yung mga front firing. Init yan. Okay. Burners located on the furnace wall or two facing walls. Flames stay individual. So tangential and wall fired VU industrial boilers. So, sa mga industrial boilers, ito yun. Mga ganito yung mga nila. Makikita mo. Ganito siya sa mga industrial boilers. Combustion system issues. Incomplete bad combustion. Yellow flame, black smoke. So, yun ang ano, pag siguro may pag troubleshooting kayo, makita niyo, yellow flame or nag-black smoke, yun pala. Incomplete yun or bad combustion. Okay. Para din sa sasakyan, di ba? Kung mag-incomplete combustion, so, talagang black smoke yung lalabas sa engine. Incomplete combustion. Lack of combustion air. Insufficient excess air. So, ito. Pag lack of air, ang tingnan mo dyan, yung force draft fan at saka primary air fan. Yun ang titingnan dyan sa mga combustion na. Kasi yun lang dalawa, yung naka sa boiler. Primary air fan at saka force draft fan. Kasi ang induced draft fan is ano lang, hinihigop niyo yung lugas palabas sa boiler. Yung induced draft fan. Flame too long, so front firing. C, flame too close from wall. T, firing. Flame instability at low loads. So poor fuel, oil pulverization. So poor fuel, oil pulverization. So siguro sa pulverization niya, malaki yung ano. Hindi masyado ano, pulverized. Yung sa pulverized naman na mayroon tong mga coal mill. Ayun. Yan ang ano na mabibigat na trabaho doon sa aside sa turbina, yung sa coal mill. Ang bigat ng mga coal mill. Anong flame color po rate para masasabing good combustion? Hindi ko pa maano yung sa kung good siya. Ari, hindi ko pa masagot yun ha kung ano yung color sa good na combustion sa ano sa boiler. Kasi sa ano, ang lagi ko makikita diyan is yung smokestack na talaga ang ano eh. Sa experience ko ha, yung smokestack na talaga ang tinitingnan namin. Siguro kung may operator dito sa mga power plant, siguro may alam sila na kung paano yung kulay sa complete combustion. Kasi yellow daw, yellow flame man ang ano, incomplete. Pag complete combustion daw, ano yung ano? Sino yung mga ano dito, mga operator sa mga power plant? Ano kaya ang kulay? I-share lang. Kasi sharing tayo eh. Hindi naman lahat na kaya kong masagot ang mga tanong. So, share tayo. Kung sino yung ano, may alam sa complete combustion, ano yung kulay ng flame. Chat lang sa chat box. Kung ano kayo, gusto niyo mag-share. Okay? So, superheater, heater born on gas firing.
emission, okay, emission of nitrogen oxygen oxide. Ito yung nitrogen yun at saka sulfur and particles. Okay? Hindi ko maano yung ox at saka ox. Ano ba ibig sabihin nito sa Tagalog? Oxygen o oxide? Okay. Ipakichat lang ha kung sino yung may alam na ano yung complete combustion. Kasi kulay yellow pag incomplete. We have tube issues. We have tube cleanliness. Okay. Tube corrosion by combustion byproducts. Then tube overheating. Tube pitting. Hydrogen induced tube embrittlement. Okay. Tube ductile gouging. Yan ang mga problema sa mga boiler, sa boiler tube issues. Yun nga, pag may problema na, ang ano doon ha, sa during sa nagano kami, ang number one doon na tinitingnan is yung thickness sa tubing. Ang tinitingnan doon, ano yung, pag ano na siya, pag manipis na, yun na, INDT yun, yun ang madugo sa boiler eh. Ilang tubing yun, tapos INDT mo yun. Or may suspect lang sila na ito na yung maninipis. So, INDT yun. Pag pumasa sa INDT, hindi yun papalitan. Pero pag hindi na pumasa, so mayroon silang thickness na, ano, standard thickness. Pag manipis na, palit na. Okay, salamat po, Engineer Alphonse C. Diconlay. So, ang sabi niya is, pag complete combustion, we have blue gas flame ang lalabas, hindi yellow. Okay? Yan ang ano, yung share lang tayo dito. Yan ang share ni Engineer Alphonse Diconlay. Blue gas flame ang lalabas. Pag incomplete, yellow flame. So baka ano, yung may mag-exam dito na sa CPM, siguro labas yan. Hindi natin alam. Or sa mechanical engineer, so baka lalabas din 'yan sa ano, sa elements, machine design or sa power plant. Okay? Salamat engineer sa pag-share. Okay? Sa maganda ding tanong 'yun. Ang maganda ding may tanong, may sasagot kasi may iba na hindi alam, di ba? So ngayon siguro sa participants natin ngayon may makakapagsabi nga, ano pala, yellow flame lang incomplete. So pag complete, blue gas. Blue yung ano, gas flame ang makikita. Okay, so salamat sa mga sharing. Ang tawag kasi is, doon yun mag-upgrade sa mga sharing. At saka, kasi may iba na ano, yung pag-share mo, doon mo malalaman, ay, mali pala ako eh. Doon mo makorek din yung sarili mo. Or pag-share, ay, mali pala ako. Tama pala yun siya. Ganyan. Okay? So, malapit na tayo. Ano? Anong oras na? Okay? 5 minutes. Okay. Kunti na lang to, slides. Kunting tiis na lang. Okay. So, heat transfer and tube cleanliness. You have energy loss with tube. Loss in the tube wall only. So, energy loss in tube. Steam or water. So, energy loss fold tube. Okay. Loss in external deposit, loss in the wall tube, in the tube wall, and loss in internal deposit. Okay. So, heat transfer and tube cleanliness. And soot. So, 0.9 mm. 9.5% loss. So, pag 1.8 mm soot, 26. So, sa hindi alam sa ano, ang mga ganito, yung soot, para ba siya yung
ano, sa mga power plant talaga, yung sa mga board exam, lagi itong lumabas yung soot blower. Soot blower. Yun nga, yung kahit sa mechanical ako dati at saka sa CPM na board exam ko dati is, ito talaga, lalabas talaga itong soot blower. Ito soot blower, ito yung instrument o equipment na tatanggalin yung soot sa boiler. Okay? Kasi yung soot, kakabal yun. Kung hindi yun, inano, ang operator kasi yung ano, yung mag ano, yung meron silang frequency diyan eh, na kailan sila mag soot blowing, soot blower, gamitin yung soot blower para mawala yung soot. Biro mo, kung makapal yung soot mo, magiging 4.8 mm makapal. Ano yung ano doon, mawawala. 69% loss, ba? So, ang soot blower sa mga power plant, nandiyan talaga yun, nasa gilid lang yun ng ano, ng boiler. Pindutin lang yun ng operator, cleaning sa soot blower. So, ang problema din sa soot blower, hindi na mag-retract, hindi na mag-forward, hindi na mag-retract. So, kaming mga power plant dati, tatawag yung operator, okay, maintenance, yung soot blower natin, hindi nag-retract. Okay. So, ang mangyari diyan, hindi gumagana yung motor. So, manual retract. Minsan, hindi nag-forward. Okay. So, sino yung mga power plant mechanic dito? So, yun yung problema sa mga soot blower. Hindi nag-forward, hindi nag-retract. Okay? So, soot blower sa mechanical na board exam at saka certified plant mechanic, lumalabas talaga yun sa akin na experience dati. Iwan ko ngayon, bago, pero sigurado may tendency din yung lalabas sa board exam. Okay? So, heat transfer and tube cleanliness, you have remove external deposits by soot blowing. Avoid internal deposits by water treatment. Remove by acid cleaning. So, hindi pwede yung water treatment or remove by acid cleaning. Bawal. So, removal by external deposits by soot blowing. Bawal ang water treatment saka acid cleaning. Okay. Baka sabihin sa bulik sa manong, ano yung pangalis niyo sa soot? Doon sa boiler niyo. So, baka sabihin niyo tubig at saka acid cleaning. Wala na. Baka interview kayo sa power plant, actually kayo ng operator or plant mechanic, wala na, bagsak. Kasi, hindi alam. Diba? At least ngayon, kahit ito lang isa, tapos timing na yun ang yung question sa board exam or sa interview, laging tulong na. Pumasa ka sa board exam or pumasa ka sa interview, hindi makapasok ka ng power plant sa planta. Nakikita kasi yung sahod sa mga power plant ngayon. Kasi anong power plant, wala silang warehousing. Kasi pag-produce ng kuryente, generator, automatic yun. Papunta sa mga bahay-bahay o sa mga industrial. Hindi katulad sa iba, mayroon pang warehousing, mayroon pang mga sales agent. Okay? So, corrosion of heat exchangers by combustion by product. So, high temperature. Okay. High temperature corrosion in separators and reheaters promoted by subjoum and vanadium compounds. Sensitive in metal temperature above 600 degrees. Medium temperature, corrosion in evaporators. Fixed through combustion system adjustment. Okay. Adjustment lang. So, low temperature, corrosion in cold areas, promoted by sulfur, which turns into sulfuric acid below dew point. Keep temperature above 150 degrees. So, ito mga operator sa mga power plant, yun, magaling sila dito. Kung kayo, deeper na mga, galing pagkatapos dito, kung gusto nyo ang deeper sa mga, sa boiler, ano lang, research lang. Okay. So, tube failures overheating. So, kung mag-overheat ang mga tubing natin, so ito mangyari. Cross-section of tube exposed to short time overheating. Okay.
So short time overheating failure, long time overheating failure, long time overheating failure. So mga mangyayari sa mga tubes. So careful lang. Yun nga sa yung doon kami nag ano shutdown, lahat ng mga sira, pumutok na mga tubings at saka malinipis, ano namin, pinalitan. So, electromechanical corrosion, ayan, mga corrosion din. Tube failures. Fix appropriate water chemistry. So, failures, hydrogen-induced tube burst occurs beneath a relatively dense deposit. Fix appropriate water chemistry. So, pag ano yung mga boiler tubes, ingat-ingat din sa mga boiler tubes kasi pag ang pagpuputok yun, talagang shutdown talaga ang planta. So, sayang. Okay, ductile gauge, gauging, irregular waste of tube, metal beneath a porous deposit. Ang pag-fix diyan is appropriate water chemistry. So, yun talaga sa mga boiler. Ang experience ko dati sa ano, boiler, ang operator, mayroong mga chemical department, nagkukuha talaga sila ng water sampling, or kung tinitingnan nila kung ano yung ano quality na sa tubig. Siguro yun talaga ang purpose doon na iano yung ano yung quality sa tubig para hindi magproblema yung tubing natin. Yun ang ano doon. Pag wala ang monitor sa ano sa mga chemical department, wala na. Siguro makontaminated yung tubig natin kasi ang tubig sa boiler is demineralized yun. Demineralized, hindi yung tubig na galing lang sa ano sa ano ba, gaya ba sa dagat o galing ba sa river? Hindi. Dimin yun. So, mayroon talagang quality yun. Sa amin dati, yung mga taga-chemical, siguro every 3 hours o every 2 hours, kukuha talaga sa sampling, saka analyze. Yan ang ano doon sa mga tubings. Para magiging maganda, hindi puputok yung mga boiler tubes natin. So dry saturated steam towards superheaters, water steam mixture from evaporator. Boiler construction drum. So okay. Trouble associated to drums. So ito din yung mga problema sa mga drums. Loss of level gauges. Water level controls out of service. So, yan ang problema. Corrosion. Moisture carryover in the steam. Okay. Yan ang problema sa moisture carryover. So, yung ang steam turbine diyan, automatic yan. Siguro masisira talaga yan. Tapos ang boiler tubes niya, masisira din. Kasi may moisture. Yung ano yung steam turbine, may moisture. Okay. Safety valves leaking, leaks of roll expanded evaporator tubes, plugging of evaporator tubes. Okay, so yan ang mga troubles associated to drums. Boiler auxiliary, you have regenerative air heater. So, at low gas from boiler. Then hot air to burners, then cold flue gas to stack, then cold air. Okay. So makikita niyo doon sa ano yung air heater. So last 2019 na ano kami dito nag parang ano mayroon kaming pinalitan dito sa ilalim sa air preheater. Hindi basta-basta yun. Yung pagpalit namin dito. At saka nangyari itong ano, yung air preheater dati. Walang manhole. So, anong nangyari, nag-cut pa kami dito ng manhole.
Nagkat pa kami para mapasok namin yung air heater. Yun ang ano yun. Maganda ng experience yun sa 2019. Yung air heater lang, walang manhole. So ngayon, 2022, so ibang contractor na ang ano, na-award sa ibang contractor. So wala na silang problema. So ngayon, mayroon na sila. Yung ginawa namin na manhole, doon na sila dumaan. Sabi dati, grabe, ilang araw yun na ano. Kasi makapal yung ano, air heater. Makapal yun. Oh, grabe yun. So, ilang. At least na experience ko rin yung air heater na walang manhole. So ngayon, mayroon ng manhole. Okay? Air heater glossary. So malapit na tayo. May nuklak ka pala. So, sumubara tayo sa oras. So, okay lang. Malapit na. So, ito yung air heater. So, radial seals. Heat transfer element. Yan. Ang air heater is umikot din ha. Umikot yun. Umikot yung air heater. Marami din ano siya dito. Mga gearbox. May mga gearbox nito siya. Para ikot yung air heater. So air heater issues, you have leakage due to damage axial or circumference seals, cold end baskets, damage by acid corrosion, or soot blowing triggering fires, standby pneumatic or DC motor not working or absent, broken or missing pins on the pin rack. So ito pa lang yung pinalitan namin dati, yung basket. Okay, marami kami pinalitan dati. Naka-basket doon sa air heater. Wala lang akong picture. Hindi ko ma-share sa inyo. Yung ano pa yan. Basta air heater, yun ang ano. Ang kalimitan na papalitan. Yung basket. Okay. So, soot blower issues. We have luck. Unable to travel in the furnace. Yun ang ano namin. Yung sabi ko kayo, yung forward at saka backward. O na hindi nag-retract yung ano, yung soot blower, yon problema yon. Yung travel niya. Hindi makatravel yung soot blower. Auxiliary steam not available. Insufficient number of soot blowers, konti lang. Wear and tear of the steam nozzles. Okay. Kasi may nozzles din ng mga soot blower. May nozzles yon para yung projection ng ano. Kasi di ba ganyan yun, may nozzle ka dito. Yung projection mo, malakas yung projection mo para mawala yung mga soot doon sa wall. Okay? So, boiler sa mga fans. Okay? Ito yung fans. So, discharge airflow. Okay. You have inlet suction, driving motor. So, okay. So ito yung fans, ito yung actual sa fans. Either forced draft fan or induced draft fan. Pwede din siya primary air fans. Okay. So pumps, circulation pumps, we have ito din sa mga pumps. So kasama din pala sa slide natin yung ano, yung mga pumps, yung mga fans, hindi lang sa boiler. Kasi ang boiler is hindi gagana kung wala din yan. Walang mga pumps at saka fans. Okay? So, sobra tayo sa ano, baka puyat kayo sa trabaho. Okay? So, ito yung mga training na kailangan. Boiler pressure improvement training. So, hindi pwedeng operator ka or taga-maintenance ka, walang training. Dapat upgrade. Kung mayroong mga bagong mga technology, upgrade talaga ang kailangan. Okay. Protection, safe operation. You have protection against pressure surge. Lack of water in the drum. So, kailangan yung lack of water, yun ang problema eh. Sira talaga yun. Diba? So, protection against explosions in furnace. Yan, environment issues. So, power generation glossary, you have capacity factor, net plant heat rate,
in auxiliary power charges. Okay, ito na lang yung slide, mga dalawa na lang slide. So, gross plant heat rate, ito lang mga meaning niya. So, replacement power cost, yung black start capacity. Okay, boiler reason basics introduced. Thank you for your attention. Okay, so once again, salamat sa inyong presence. So hindi basta-basta na 2 hours nandito tayo o nandito kayo nakikinig sa akin. So hopefully na mayroon kayong natutunan sa akin at sa ako din. Mayroon din ako natutunan galing sa inyo. So ano lang, ang tawag doon is continue learning. Ang sa akin is, ang na-learn ko dito is, yung nag-share ako sa inyo, mayroon din akong nakikita na may pagkukulang. So, magiging sa susunod na topic o sa susunod na webinar, maano ko rin yan, ma-correct. So, ganyan yun siya. So, sa inyo din, siguro kung wala pa ka, ang iba na wala pang idea sa power plant, marami sila matutunan. Pero kung yung may idea sa power plant, siguro mayroon silang makikita din na, ay, ito pala yung may kulang. So, or mayroon dito na may magaling, so nakikipag-share sa kanilang anong experience din. Ganyan ang sistema sa aking webinar. Sharing, tapos ano lang, get together, kung mapakilala kayo, kung si ano, chat lang kayo, sir or engineer, ganyan. Taga dito ako, ganyan. So, ako naman, freelance ako, kung sino yung gusto na mag-freelance din or sino yung walang trabaho ngayon. Mayroon din ako, mayroon ako mo para makontraktor sa Manila at saka dito din sa Mindanao. So, ano lang, tulungan lang tayo. Eh nasa ano tayo? Sa mundong ibabaw tayo, di ba? Na we are helping each other. Ang ano doon, pinaka-importante niya. Okay, so iano ko ha, i-stop ko ng recording para ano tayo? Para mag-ano tayo, mag-screenshot sa mga attendance ha. I-stop ko na.